Kumusta mga amigo? Maraming salamat sa pagbisita at sa panonood ng videos ko dito sa Pepe's Channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe. And kindly, hit the notification bell para naman sa ganun, ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong upload ng mga videos. Okay? Ano bang gagawin natin ngayon? Gaya ng nakikita nyo dito sa mahiwagang papel natin mga amigo, meron tayong diagram dito ng wiring ng motorsiklo. Ito ay motorcycle wiring for Honda Wave Alpha. Okay. Yan ang ating alamin ngayon kung paano mag-wiring ng motor. Gaya ng sinabi ko kanina, mag-wiring tayo ng motor ngayon. Subukan natin ng gawin tong nasa wiring diagram natin papuntang actual na motor. Itong motor pala nito mga amigo, Honda Wave Alpha model 2006, medyo may kalumaan na, old model na. Kaya minsan lumalabas na yung mga sakit-sakit nito. Okay? Eh, kahit ganun pa man, kailangan natin alagaan. Ingatan. Nakakatulong din sa atin to. Yung motor na to. Kaya alagaan natin. Katulad din ng mga magulang natin yan mga amigo. Pag tumatanda na sila, kailangan din natin alagaan. Mahalin. Di ba? Kasi magulang natin sila. Yan ang pagmamahal ng anak sa isang magulang. Okay? So, balik tayo dito sa pag-wiring. O nga pala mga amigo, ang pag-wiring ng motor, hindi na po sakop ng, hindi na saklaw ng PEC o Philippine Electrical Code. Hindi na siya sakop. Merong code na binabasihan nito, iba. Okay? Tsaka meron akong dalawang rason kung bakit ko subukan na mag-wiring ng motor. Okay. Unang-una, ito, papakita ko sa inyo kung anong ginawa dito sa motor. Pinagpuputol-putol to o pinagbabadatan. Ayan. Itong apat na wire dito, pinagpuputol-putol. Yan ang unang rason kung bakit ako naengganyo na mag-wiring ng motor. Duda ko dito kung bakit nila pinagpuputol-putol yan. Kasi sinubukan nila dati na maglagay ng additional na ilaw. Dito sila nagko-connect. Okay? Yung pangalawang rason naman mga amigo, ikukwento ko lang sa inyo na, isishare ko lang. Nung bumili ako ng ilaw o spare parts sa isang tindahan, siyempre, tindahan ng mga motor yun, spare parts, diba? Nagtanong ako sa sales lady, saan ako dito pwede magpapaayos ng kuryente ng motor? Siyempre, marami silang suki. Tinuro ako dun sa isang mekaniko, sabi niya. Dun, magaling na mekaniko yun. Eh sabi ko naman, di ba ma'am, electrical kuryente yan, electrician dapat ang tawag dun. Sabi niya, hindi, mekaniko yung tatawag dun. Sabi sa akin. Ngayon mga amigo, tatanong ko lang, ano bang tawag sa gumagawa ng kuryente ng motor? Mekaniko din ba o electrician? Kung meron po kayong sagot mga amigo, pakicomment na lang sa baba kung yung tamang sagot mga amigo. Okay? Ngayon balik tayo dito sa diagram natin. Meron tayong CDI, rectifier, regulator, ignition coil, spark plug, stator, switch key o susian, battery, tsaka pulser. Okay. Gaya ng sinabi ko kayo ng mga amigo, yung
focus lang natin ng pag-wiring dito is yung pinagputol-putol. Kasi nagtaka ako bakit pinagputol-putol yun. Ngayon, ilolocate natin kung saan yun. Kung saan nakadugtong. Kaya meron tayong diagram dito. Okay? Unahin natin sa CDI. Itong CDI merong limang wire. Okay? Merong limang wire yung CDI. Unang una itong black and yellow na color ng wire. Papuntang ignition coil. Yan. Tapos itong sa papuntang stator. Ang color naman yan is pula at saka itim. Ito. Pula at saka itim. Ito namang isa. Yung, ito namang isa nasa taas. Blue tsaka white na tulay ng wire papuntang pulsar. Ayan, pulsar. Ha? Tapos itong nasa gitna papuntang susian. Ang color naman yun is black and white. Ang tawag ng susian na yun is kill switch. Okay, mamaya alamin natin yun. Tsaka itong isa, yung kulay green. Gaya ng sinabi ko mga amigo, basta kulay green, ground yan. Para ma-identify agad siya na ground. Okay? Yan. Ground. Okay? Meron tayong apat na wire. Ito. Apat. 1, 2, 3, 4. Itong isa, papuntang bulb. Yan. Tsaka stator, konektado siya. Color yellow ang wire niyan. Okay? Simula rectifier, papuntang bulb, konektado sa stator. Okay? Tapos ito namang kulay pula, papuntang battery. Tapos konektado sa susian. Ayan. Kulay pula yan. Ma-identify agad. Ngayon isa, papuntang stator charging wire. Ayan. Kulay niyan pink or white. Pink o puti ang kulay niyan. Diba? Ngayon isa ground. Hindi mawawala yung ground diyan. Meron laging ground. Okay? Ngayon stator. Yun yung pinaka connection niya. Main connection niya is yung tatlo. Bulb, rectifier, tsaka sa CDI. Okay? Tapos yung battery, nakakonekta sa rectifier. Diba? Ngayon, yung pulsar, nakakonekta sa CDI. Ngayon, itong ignition coil, nakakonekta sa CDI. And spark plug, nakakonekta sa ignition coil. Okay? And dito tayo sa susian. Meron tayong apat dito. Ngayon, yung sinabi ko kanya, itong sa kulay niyan is puti tsaka itim. Ngayon, yung papuntang CDI. CDI yan. Kill switch. Ibig sabihin ng kill switch, yan ang nagpapatay ng motor pag in-off mo yung susian. Yeah. Dito siya gumagana. Ito namang kulay pula, gaya ng sinabi ko kanina, papuntang rectifier o regulator. Yan, diretso sa battery. Okay. Ito nagsusupply ng kuryente sa susian natin. Okay? Tapos itong green, ground. Okay. Tapos itong isa, ang kulay niya na wire is black. Itim. Dito nakakonect yung mga accessories. Ay, tulad ng signal, ilaw, busina, taillight. Dito lahat nakakonect yan. Lahat ng mga accessories na motor.
Kaya dito lang yung na-connect. Ngayon dito tayo mag-focus sa susian. Gaya ng sinabi ko kayo na, yung unang rason ng pag-wiring ng motor ko is dito, yung nagpuputol-putol sa susian. Okay? Pero alamin muna natin itong kung tama ba itong wiring natin ng diagram dito sa actual ng motor. Check natin. So yan mga amigo, tignan natin kung itong actual, itong diagram is magkatugma dun sa actual ng motor natin. Okay? Kasi itong diagram, syempre nakuha ko lang to sa mga nag-tutorial lang din. And titignan natin kung eksakto-eksakto dito sa ano natin. Okay? Check natin. Dito, mag-umpisa tayo dito sa CDI. Okay. Ito yung CDI natin mga amigo. Ito. Yan. Meron siyang ilang wire. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Eksakto, parehas, lima. Unang-unang kulay is ito. Itong kulay na to is black, itim tsaka yellow. Ayan, eksakto, check. Papuntang ignition coil. Tapos itong isa, ito, pula tsaka itim. Pula tsaka itim mga amigo. Okay? Check. Yan, pula at saka itim. Papuntang stator. Eh, itong isa naman, ito. Blue tsaka white. Yan, papuntang pulsar. Yan, pulsar. So, itong sa green. Yan, green. Magtang ground dyan. Siyempre, pag green, ground. Ayan, green ground. Okay. Tapos itong isa. Ito. Ito, yan. Itong isang to, puti, tsaka itim. Ayan. Puti, tsaka itim is, ayan, kill switch. Papuntang susian. Alright. Eksakto. Eksakto yung ano natin. Eksakto yung CDI. Eksakto yung CDI natin dito sa actual na motor papuntang wiring diagram. Ngayon, check naman natin itong rectifier regulator kung eksakto dito sa actual. Okay, dito meron tayong apat na wire. White, red, puti, pula, yellow tsaka green. Kasi pagkakadam ko mga amigo, meron limang ano ito, wire tong rectifier. Gaya ng mga na-search ko sa mga ano, tutorials. Pero ito yung kinukuha ko kasi parang parehas na parehas sa motor. Eksakto yung CDI natin tsaka sa regulator natin. So, ibig sabihin, yung susian doon is parehas lang din dito sa diagram natin. Ngayon sinabi ko kayo ng mga amigo, ang focus natin ng pag-wiring dito is yung nagpuputol-putol doon. Okay? Dito nakaanutok dito sa susian. Ayan. Kaya yun ang gusto kong alamin kung bakit nila pinagpuputol. Ilolocate ko kung saan yun. Ngayon, sa tulong ng diagram nito, doon ko nalaman na kung para saan yung mga wire na yan. Okay? Lalo na itong kulay black na ito. Dito sila kumukuha pala ng kuryente, yung mga accessories, supply. Okay? Ngayon mga amigo, nandito na tayo sa susian. Ito yung susian. Susian yung papunta doon. Ayan ang susian. Ito yung wire niya. So, apat din. Yeah. May pula, green, white, black, tsaka black. Yan.
itong pula na to is battery. Nakakonect sa rectifier regulator. Ngayon, green is ground. Puti at saka itim. Kill switch. Tapos ito, dito, itim. Accessories wire. Okay. Dapat pala dito sila nag-connect. Pula, tsaka itim. Hindi na dapat dinamay itong dalawa. Okay. Kaya pala din yung sa additional na mga ano, ilaw, pula, tsaka itim lang din yung wire. Ayun. Kaya dapat pala dito sila nag-connect. Itim, tsaka pula. Ang wiring dito sa motor, mga amigo, is color coding. Ayan. Color coding siya. Dapat kung anong kulay niya, dun lang dugtong-dugtong. Okay? Ganun pala yun. Oops, sandali lang. Baka mamaya isipin niyo akong gumawa nito. Hindi akong gumawa niyan. Uy! Ito ang ginawa ko. Ito ang ginawa ko. Nagdagdag ako ng wire para dito sa additional na ilaw. Kasi nga, hindi ko pa alam kung para saan ito mga ito. Hindi ko alam kung saan susubukan yan. Itong puti, ay pula, itim, tsaw, itim na, itim puti na wire. Kaya ayokong pakialaman. Kaya nag-decide ako na maglagay ng additional na wire, i-connect ako dun sa battery. Ito yun mga amigo. Ito yung wire na dinagdag ko papunta doon. Okay, na-connect dito sa battery. Ito yung battery natin dito. Ngayon, ang isa naka-connect sa positive, ang yung isa naka-connect sa negative wire. Siyempre, dadaan sa fuse. Ito yung fuse niya. Naka-connect sa fuse. Yung kulay pula ng wire, yung positive natin, yun ang nakonekta dito sa fuse. Okay? Tapos yung negative wire natin, correct, hindi siya nakonekta sa fuse. Okay? Ang purpose ng fuse na ito is magkocontrol siya ng boltahe na pumapasok papunta mga accessories. Diyan sila nagkano, kocontrol itong fuse na to. Kumbaga sa, kung sa bahay pa, ito yung breaker. Fuse. Kasi ang dating tawag ng breaker, si circuit breaker, is fuse din. Kaso ito sila is limitado lang. Pang motor. Dito. Ang kagandahan lang kasi nito mga amigo, sa ginawa ko, ikumpara dito sa nakalagay dito sa susian. Kasi pag kinabit mo dito sa susian, gumagana tong ilaw na to pag sinususi mo, in-on mo yung susi. Diba? Kasi konektado siya sa susi. Yun ang ano niya. Ngayon dito sa ginawa ko, pag kinabit mo rito, kahit na hindi mo isusi doon, hindi mo i-on yung susi, gumagana to, umiilaw to. Basta meron ka ng switch. Basta meron ka ng switch dito. Okay? Pang emergency, pwede ito. Kasi kahit na hindi mo binubuksan yung susi, hindi gumagana yung motor, i-on mo lang sa switch, umiilaw na to siya. Okay? Hindi ka magkukonsume ng ano ng battery. Kasi ito, kunting ano lang ito, bultahe. Ang gumagana dyan. Saka pwede mo nang patayin pag hindi mo kailangan. Okay? Kasi pag inoon mo yung susi, lahat gumagana na yun. Ang ilaw, yung busina, yung ano. Nagsusupply na ng kuryente doon. Okay? Yan ang pagkakaiba ng pagkabit mo rito sa susian, tsaka dito sa maglagay ka ng ibang wire. Okay? So sa mga gusto mag DIY ng wiring ng motor. Kung gusto nyo gawin to, gawin nyo. Mas maganda to. So, ayan mga amigo.
alam na natin kung para saan itong mga wire na to dito. Itong sa susyan. Okay. Ngayon, subukan natin ikabit itong wire ng additional na ilaw natin papunta dun sa wire ng dinagdag natin papuntang battery. Okay? Itong may tape na itim, para sa itim. Tapos itong pula, para sa pula. So, tingnan natin mga amigo kung umilaw. And mga amigo, umilaw siya. Okay? Umilaw. Itong additional na ilaw natin dito is para sa emergency lang gagamitin. Kasi gumagana pa naman itong headlight natin. Okay? Ito nga pala, sinubukan natin ikabit dito kanina. Itong itim, dito sa itim. Tapos itong pula, dito sa pula. Hindi na siya ganong gumagana. Nagkakaroon na siya ng malfunction. Yan ng motor. Nagkakaroon na ng loose connection o nag-loose na. Okay, meron ng diferensya kasi nga medyo matagal na tong old model na yung motor na to. Hindi pa napalitan yung susian. Okay? So, ito. Itong ginawa natin, lagyan natin ng switch na lang. Okay. Itong nilagay natin dito. Yung isa ikabit natin sa pula, syempre, pula. Yung susi sa pula. Tapos ito, return sa pula din. Tapos ito, itim. Si itim, siyempre. Okay. Ngayon, subukan natin buksan ang ilaw. Switch. Ito yung switch niya. Ayun. Ayun. Ang ilaw. Okay. Patay. Sindi. Patay. Sindi. Ayan, mga amigo. Kahit na hindi naka-on yung susian, bumubukas pa rin yung ilaw na yun. Okay? Ngayon, sinabi ko, para sa emergency. Okay? So, ayun mga amigo. Kung meron kayong natutunan mga amigo, paki-like, paki-share, and paki-subscribe. Para naman sa ganun, maabot natin yung minimity nating pangarap. Okay? Tsaka pakicomment na lang din pala mga amigo. Anong tawag sa mga gumagawa ng kuryente ng mga sasakyan o motor? Electrician ba o mekaniko? Pakicomment na lang mga amigo para naman sa ganun malaman ko rin. Okay? Maraming salamat ulit. Paalam.